mula po sa dating 500 pesos, itinaas na nga po sa 1,000 pesos ang pensyon para sa mahihirap na ating mga kababayan na senior citizen. Sa tingin niyo po ba, masasapat na po itong 1,000 na ito? Dapat may mga 3,000 na ang may dapat ibigay. But then again, hindi naman kaya yan lahat sa gobyerno. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Kung lahat ng seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am Cheryl. Mm-hmm. Kailangan ng mga senior citizens. Mm-hmm. May budget po si DOH, yung mga provinces and cities and municipalities, may mga budget for maintenance medicine. Mula po sa dating 500 pesos, itinaas na nga po sa 1,000 pesos ang pensyon para sa mahihirap na ating mga kababayan na senior citizen. Sa tingin niyo po ba, masasapat na po itong 1,000 na ito? Sa totoo lang po, iba't pang degree ang kahirapan. Ano? Kung may talagang mahirap at pinakamahirap, may mahirap at may mga average level. So sa tingin natin, base sa PIDS, Philippine Institute of Development Studies, dapat may mga 3,000 na ang may dapat ibigay. But then again, hindi naman kaya yan lahat sa gobyerno. Kaya yung 1,000 ay sa tingin ko tamang-tama siya, but we have to find means by which the senior citizens should be able to also supplement itong mga pondo ng nanggagaling sa gobyerno. Opo. Pero malinaw ho ba ano yung mga itinuturing ho natin na sabi nating nakapasok po doon sa mga indigent senior citizens? Sila lang ho ba yung makakatanggap? Opo, may definition po. Opo. Okay, pwede ho. Para lang malinaw, no, yung buwan ng pension kasi is 1,000 pesos. Pero sino ho ang pasok doon pag sinabi nating indigent senior citizens? Okay, ang Republic Act 9994 nagsabi ang makakatanggap ay yung mga Bisayang term, indigent. So yung mga indigent po natin na senior citizens ay yung frail, sickly, with disability, and the second element is with no visible means of support. Mm-hmm. So ang ibig sabihin, mahina, sakitin, may kapansanan, at ang pangalawang elemento na pinakamahalaga, wala pong regular na suporta. Kung kaya, hindi kasali yung SSS, DSIS, PIBAW, police, o yung mga matanggap ng regular na monthly insurance na private insurance. Okay. Mm-hmm. Attorney, ano naman yung masasabi nyo sa panukala na yung centenarian gift ay ibigay ng mas maaga pero in tranches? Kasi yung iba daw hindi na nai-enjoy yung benefit na ito. Hindi po ganun ang espiritu na pinasa ni Senator Amy, ano? Mm-hmm. Yung 100 years old ay makakatanggap pa rin ng 100,000 na halabi. Opo. So, hindi po tinatanggalan yung 100. Dinagdagan lang ng edad 80 at edad 90 ay makakatanggap din. Mm-hmm. Kasi, siyempre, gusto nating encourage ang lahat na aabot ng 100, pati na po ikaw, Rafi, baka dapat maabot ka ng 100. So, ini-initiate natin, ini-encourage natin na at 80 may matatanggap, at 90 may matatanggap, at yung 100,000 may matatanggap din at 800,000. Yun din po ang ating kahilingan na umabot sa ganong edad, pero healthy, di ba? Yes. Siyempre. Kung din naman dito sa isinusulong yung online registration ng senior citizens, para saan ito at paano yung walang access o hindi maalam sa ganito pong sistema? Yung online registration po, Rafi, is really the most elementary means for us to be able to know para makilala ang lahat ng senior citizens. Siyempre, hinihingi din natin ang tulong ng mga local government at mga OSCA. Mm-hmm. But it takes time to build up the data. Kaya hinihingayap din natin ang lahat ng senior citizens
yung makakaabot sa cellphone signal, kasi yun yung basic signal, Rafi eh. Yung mga cellphone natin pwede lang gamitin para registration. Mm-hmm. So, yan po yung mauna. Eh, kung may mga seniors na hindi marunong mag-file, pwede natin gamitin yung... Well, hingyan natin ng tulong yung mga anak at apo. At opo. Kung walang anak at apo, may ano pa naman, kapitbahay. Mm-hmm. Kung may local government at OSCA at mga senior citizens organization. Ang mahalaga is talagang dumadami na mag-interest. Sa araw na ito natin, lampas na ng 3 million mm-hmm. na nag-register. At sana maabot natin yung numero ng senior citizen by the end of the year. Okay. So, yung hindi yung malayo po, nasa mga bundok, siyempre, let to be realistic, I hope that the senior citizens organization and the personnel na kumukuha ng data, kung tulad pa nito sa papel, they will take care of the data very carefully. Mm-hmm. At sana yung mga... online ay nasisiguro tayong walang ibang nakakakita dahil from opo. The senior citizen, direction na po yan sa ating website. So from now on po, libre po ang annual regular medical examination ng senior citizens na babayaran ni PhilHealth. Lahat ng seniors ma-address yung issue ng primary health care. Of course, may importanteng bagay, yung maintenance medicine po, Ma'am yeah. Cheryl. Mm-hmm. Kailangan ng mga senior citizens. Mm-hmm. May budget po si DOH, yung mga... provinces and cities and municipalities may mga budget for maintenance medicine.